dahil mula sa Davao hanggang dito sa Maynila, walang ginawang kawalang iyan si Inday Sara. Mahal ko si Sara. Mahal ko si Inday Sara. Sige nga po. Balita naman ng mga sa ngayon na sinasabi si VP Unday sa kaso dyan sa ICC. Hi sir! Ganun talaga ang punong ngiti sa bunga, pinupo ko. Tandaan mo, sinabi ko nun sa'yo, di ba? Kapag sikat ka, bukunin ka sa nila para pababain ka. Ganun kami matitinag eh. Kami pa ba? Eh, noon pa man hanggang ngayon. Para Duterte pa rin kami. Dito naman sa marami kasi naninira kay VP Unday, meron nananawag and resign VP Unday bilang Duterte Secretary. Kahit nang umuha naman ito, kahit naman sa OPD. Kaya no, kay Cory Aquino, malangit daw. Pinababa nila, eh di ba hindi, hindi lang ba nila nilang isang tagumpay. Ganun din. Yung mga magaganda, binabato nila. Maliban sa mga pa, gawain. Wala namang tayong nakikita ang ginawa nilang masama. Kaya, dapat sa mapawala ng mga mata, paglaban natin sa Inday Sara. Kahit anong mangyari. Kaya, mahal ang mga tao, mahirap na katulad natin. Ma'am, matanong ko lang po, may ano po masasabi niyo sa People's Initiative na inibistigan ngayon nga po sa Senado at nagkakaroon nga rin po yan ng bayaran. Ano po komento niyo po? Buho pa rin ang bagyo, hindi naman palaging bagyo eh. Sa buhay ng isang tao, dumadaan talaga tayo sa mga pagkakas. Hindi naman lahat ang pinisari ng Panginoon na maganda ang ating buhay. Dadaan talaga tayo sa pagkakas. Lahat mapapagdadaan na ni Inday Sara yan. Lahat magiging successful. Yun lang. Dahan-dahan lang sa proseso. Idaan natin sa proseso. Lahat naman tayo magtatagumpay. Hindi ako naniniwala na kaya nilang pagbagsakin si Sara yung Inday Sara. Dahil mula sa Davao hanggang dito sa Maynila, walang ginawang kawalang iyan si Inday Sara. Yun nga lang, naging nasa puso ng Inday Sara na pinapatikos nila hanggang ngayon. Diba? Tayong mga mahirap, palagi na lang tayo pinapatikos. Palagi na lang tayo pinukutya. Kaya, yung nasasabi ko, paglaban natin si Inday Sara. Do or die, Inday Sara ko. Mama, bakit po nakikita ko sa inyo talagang mahal na mahal niyo po si VP Unday at ang mga Duterte. So ano pong pinagbubuta natin ba't yun na lang po at hindi yung ating support. Hindi lang ako Bisaya. Lumaki pa ako sa Mindanao. Ano na lang ang pagmamahal ko kay Inday Sara ito. Dahil laging kapitbahay siya. Laging kapitbahay siya ng kaklase ko noong high school. Kaya ang pinagkukutan ko bilang isang ina ng nagsampang Pinas na ano niya lang din sa panahin ko kayo sa panahin ko kasi wala naman ako makikita ang ginawa niya gaya niya. Pagkutahan natin siya. Tingnan muna natin hindi yung hindi agad-agad ang gagawin natin, hindi pangunod siya. Subukan muna natin si Vice President. Ay ko pa si Piolo Pascual niya. Hindi naman lahat ng pagkakataon. Sige na. Dali. Dali. Sandali. Problema niyan, panagkari tayo, hindi ko naman kayo kakilala. Pakilala kayo ha. Pakita mo yung picture niyo. Huwag yung agad-agad. Suplado kaya ako pag walang picture, hindi ko kayo kilala. Bago na siya ang napunta. Hindi natin ang pagkakataon. Kasi baka mamaya. Noon nakikita lang po sa inyo na talagang very emotional at nalawa ko po. Oo, noon pa man. Kasi ganun talaga ako magsalita. Pag mahal ko ang tao, umula sa puso. Ah, dito na ako. Nakasawa. Ma'am, pwede ko magtanong? Nasa Gadago po ngayon, no? Okay, Mindanao. Ah, Mindanao. Taga Mindanao. Ako po yung lagi din ang mga ito. Alice! Ano kayong pinabatong ano ngayon? Presidente Duterte ni Pangulong Duterte yung binabato ni Las Cañas ngayon. Ano po masasabi niyo doon? Na ang Duterte daw ay mga mamamatay tao.
simple lang. Kasi yung ginawa nilang yun, pinapakita lang nila ang isang tao gumawa ng matuwid. Hindi naman lahat ng pagkakatao na tayo ay naging mabait, na wala na tayong ginawang makasalanan. Ginawa nila pagpatay sa tao na yun may dahilan. May magandang dahilan. Kung mayroon man. Oo. Hindi yung pagpatay, basta na lang gusto nilang pumatay. May magandang dahilan kaya sila pumatay. May magandang bunga para pumukaw sa atin. Ano po yung pangalan niyo ulit, Nay? Leslie po. Opo. So wala, maraming salamat po, Nay. So medyo emotional kayo ngayon. Naluluwa-luwa pa kayo habang nagkukwento. Opo. Opo. Pag ako nagsalita, muna sa puso ko. Opo. Mahal ko si Sarah. Mahal ko si Inday Sarah. So yun nga po, eh, talagang ramdam namin talaga yung conviction. Kasi ano, naging ina si Sarah, ina rin ako. Opo. Siya naging nanay ng DepEd ngayon. Dito. Nakatulong siya sa mga estudyanteng mahihirap. Sana'y pagpatuloy niya yun. Ayun. Huwag siyang magpapadala sa pangungusya ng tao, sa pagpapakitas ng tao. Pagbigyan natin siya. Tuntungan ko po yung kakansan niyo na kanina, no? Kasi dating issue na yan, yung kailang kanya, sa binabalik lang ngayon, nire-recycle. Sabi nga ni Bibi Sara, bagong script daw. No? So, dati wala namang si Bibi Sara dyan, ngayon dinadamay nila. Alam mo kung bakit? Dahil hindi nila kaya si Bibi Sara. Tumpak! Tumpak yun! Yun ang totoo doon. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, pag katulad ng sinabi, madalas ko sinasabi, kapag ang puno hindi sa buwan, pinutukol nila. Yun. Opo. Inggit! Number one, inggit! Yun ang numero uno talaga. Pag inggit kayo, pikit! Ha? Yeah, marami na lang sa atin. Kumuha kayo. Kumuha kayo ng kabutihan sa kapwa nyo para maging legacy ng buhay nyo. Para mahalin kayo ng kapwa nyo. Yung pa, isa. Mamahalin kayo ng kapwa nyo, ng taong bayan. Mamatay ka man, hindi ka duduraan. Ipakita mo yung gawa, hindi lang gawa. Opo. Tama yun. Hindi lang salita. Ako, senior citizen na. May ginawa ko sa barangay ko, may ginawa ko sa kapitbahay ko. May gagawin din ako. Opo. Bago man lang ako mamatay, mawala sa mundo. Inday Sara ang lumalatay sa lugo. Okay. Maraming salamat po sa pagsuporta. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo ng dulo. Yan. Shoutout po sa lahat. Ang panawagan ni Mayor Basti Duterte na mag-design si BBBM. Magkano siya panamahal sa kayo? Madalas naman ganun ang ginagawa nila. Pinag-design nila yung tao. Madalas naman ginagawa nila. Noon pa man si Marcos, di ba noon? Pinag-design nila. Nag-design ba si Marcos? Hindi. Dahil mahal ni Marcos ang mga bahay natin. Ganun din dapat si Sara. Wala siya pag-design. Pagdunayan niya, hindi siya nagkamali sa ginawa niya. Doon ayaw niya tumakbo katulad sa ating isa ko. Ayaw niya tumakbo kini sa mga. Doon ka na siya nakaupo siya. Sulong niya ang kabutihan niya sa kapwa. Ang pagmamahal niya sa tao. Yung ano, iba kasi, yung ano, napanood niyo ko yung sinabi ni Vice, ay ni Mayor Basti Duterte. Kung wala na pagmamahal sa BBM sa bayan, ay mag-resign na lang siya bilang presidente. Ano pong yun? Papagod ako. Ano pong kumita niyo dun sa mensahe ni Basti Duterte? Nakatakpan pala ng kamay. Totoo lang. Sa BBM, isa ako sa supporter ng BBM. Kung sakali man, ganun ang nararamdaman ng tao na dapat mag-resign siya dahil wala naman siyang ginawa. Yun ang salita nila, hindi ako. Ha. Pero dapat pagbigyan muna natin yung tao. Kasi sandaling taon pa lang naman siya, ilang taon lang naman siya nakaupo. Hindi pa naman tapos ang termino niya para pagpatunayan niya na dapat siyang umupo. Huwag naman niyang sayangin ang boto ng mga sambayan ng Pilipinas. Kung sakali man, yun ang opinion nila na pag-resignin nila si BBM. Pero sa kanila yun. Pero sa akin, wag muna. Kasi hindi naman lahat ng officialis na uupo agad-agad. Ano yun? Ding, bato, darna, magic? Lahat nasa kamay mo na, gagawin mo? Okay, wag. Pagbigyan mo natin, gumawa sila ng kapitihan. Dapat mahalin nila yung tao, inilukluk nila para magsilbi. Huwag naman ganun. Pagbigyan natin. Bakit sino man sa inyo? Huwag yung love at first sight pagkatapos eh, hiwalay agad, di ba? Dapat pag-aralan yung mahalin ng isang tao. Mahalin nyo yung bayan nyo. Mahalin nyo yung kapwa nyo. Magtanim kayo ng pagmamahal. Hindi puro galit ang nasa puso nyo. Di ba? Sige, kapitan, salamat. Thank you po, ma'am.